One-on-one mentoring review by Boss Jeff. We are now open for consultation. RJ, Mr. RJ, CPA. And meron tayong mentoring na natapos. Kailan tayo natapos? Monday. So, nag-session kami ng Saturday. And then, nag-session kami ng Monday. So, natapos na lahat ng session namin. Tapos, yung basic niya, okay na rin. I-send ko na rin sa kanya. And ito siya ay si Jeff. Ano siya? College student. So, bago nga yung exam nila, nag-session pa kami. So, ano gusto niya talaga matuto? And decidido talaga siya na maging profitable. Ayan. So, sa mentoring namin, nursing student siya. And then, ayun, nag-avail siya ng mentoring. Kasi nga, ang reason out niya, kung magte-trade ako at hindi ako magpapa-mentor, of course, matututo siya sa experience niya. Pero malamang sa malamang, kung maglalagay siya ng $60 or $100, maubos lang yun isang araw lang. So, ang argument niya, magpa-mentor na lang ako kasi papatalo ko lang din naman yung perang yun. At least, pagkatapos ko magpa-mentor, matutunan ko na. And then, mas malaki na yung chance na mag-stay yung balance. So, good choice yun. Ayan, so kasi yung mentoring ko nga, sabi ko nga sa kanya, is affordable talaga siya para sa mga Pilipino. And kahit meron na akong CTA, certified na ako dito sa Philippines, hindi ko siya in-increase. Kahit na pwede talaga kasi ano na ikaw eh, kumbaga hindi ka na Coloro, hindi ka na YouTube mentor, no? Ayan, so ayun, appreciate nila yon. And yun din naman yung desire ko, na matuto talaga yung mga mentees natin. At saka sa mga nag-i-inquire, ang sagot ko lang sa inyo, kung gusto nyo ng free, meron akong free. Pero dito sa location ko, every Saturday, nagtuturo ako. So, pasyal kayo dito para maka-avail kayo ng free. Pero kung one-on-one, mentoring, like malayo kayo, hindi kayo makarating sa lugar ko, so yun yung ano, paid mentorship natin, okay? So, nag-offer tayo ng free, pero dun yun sa mga malalapit sa atin. Ayan. Kasi isang turuan ko lang yun, nandun kayo lahat. Punta lang kayo. Okay? Ayan, so going back here, ito sabi niya, mabilis lang yung review niya. Hello coach, zoom natin. Sabi niya, hello coach, thank you po sa dami ko agad natutunan, lalo na sa risk management and advanced risk management. Doon pa lang, solid, worth it yung pagpa-mentor ko, di sayang. Thank you coach, next session ulit. Ayan. So yun yung una niyang review, and solid daw yung unang session namin. And ito yung last niya, sabi niya, thank you coach, solid lahat ng session. From risk management to start, tugma lahat. Now I know kung paano mag-entry on time, haha. Lalo simple explanation pero nag-gets ko lahat. Thank you po coach, God bless. Ayan. Solid. Thank you sa kind review. So yan yung review niya sa atin. So yun, solid. And looking forward na tuloy-tuloy lang yung ano, tuloy-tuloy lang yung communication natin. And yan. Meron mga tanong, chat-chat lang. And then sinasagot ko naman. Ayan. And then sa pagpunta namin madalas sa OB ng wife ko, kasi nga first baby namin, nakita ko yung OB. Technologist na bibigay ng consultation, tapos okay na agad, nakaka-advise sa amin. Sabi ko, ang maganda to, ah. Sabi ko, pwede siguro to, ano, mag-offer din ako ng consultation. Yan. Mga gusto ng consultation, hindi, ma-offeran ko sila ng consultation. Para kung gusto lang nila ng consultation, marunong na sila. And all. So, mag-usapan lang namin. Pero yung consultation lang talaga. Tuturuan ko sila anong gagawin. Tapos, ang consultation is related sa trading. Kung gusto ng financial management, isa yan sa certification gusto kong kunin. Yung wealth management din. Para pwede na rin ako mag-advise kung paano i-diversify yung portfolio. Ayan, pwede naman yan. Marami naman ako dito sa Philippines na pwede kuhaan ng mga ganyang certification. And so, ayun, sabi ko, pwede to. Pwede tong consultation na ganito. Ayan. Imagine mo, no? Magtatanong ka, helpful naman. Tapos, ayun, with fee. Para, yung magpapakonsult din, hindi din mahiya. Ayan. And then, nung nasa FBS ako, nag-o-offer talaga ng consultation doon. So, marami nagpapakonsult sa akin. Isa nagpakonsult sa akin is taga Dubai. Pilipina siya, pero taga Dubai. And meron siyang mga 20,000 nilagay sa account niya. Dollars, ha. And then, na-flip niya into 70 yung account niya. 70,000 na dito sa Pilipinas, yung lugar niya sa Rangani province. So, pagka nandito siya sa Pilipinas, hindi siya makapag-trade. Pero pag andun siya,
nakaka-trade siya. And yung strat niya, babae to, nasa 40s. Ano? 40s mayaman. Mayaman yung ano niya dating niya. And then, isa lang strat niya, breakout lang. Sabi ko, okay ah, solid yung ano mo ah. And then, ayun, nag-consultation kami. Agree siya dun sa risk management na pinag-usapan namin. And then, yung breakout niya, mas naging solid pa. Ayan, so, yun, mga basic tanong. Anong klaseng tanong? Yun. So, yun, sa tingin ko, pwede ako mag-offer ng ganun para sa mga experience. And gusto consultation, so magkatanong lang ako, anong problema? Anong gusto mong solusyon? So, pwede ko siyang ma-advisean. And then, kung kailangan niya i-avail yung mentoring ko, like for example, ang problema niya is risk management, yun yung i-offer ko sa kanya na i-take niya. Okay? Kung tingin ko ang kailangan niya is trading plan, yun yung i-offer ko sa kanya. Kung tingin ko dalawa yung kailangan niya, hindi ko na lang niya yung package dun. Ayan. So, yun. So, at least, mas ano sila. At saka, mas mura yung consultation kaysa dun sa mga ano mentoring. Ayan, so, ito yung ano natin. And maraming comment dun sa mentoring ko every Saturday. Nakakakuha ng FYP sa TikTok. Appreciate ko yun. And maraming nagtatanong. Siyempre, may positive na comment, may negative, hindi naman nawawala yun. Kasi nga, meron nga freedom lahat sa opinion nila. So, they can share freely yung opinion nila. Ako as a person, hindi ako nag-ano ng mga negative opinion. Yung mga negative opinion nila, usually either hindi ko pinapalabas sa ano ko, sa TikTok ko, kasi may freedom din ako na ano lang yung gusto kong makita din. Yan. So ayoko ng ano, yung negativity. Kasi kahit ano naman gawin mo, and you cannot please everyone eh. So palagi may magsasabing maganda, may magsasabi din ng hindi maganda. So, take natin yun as ano, correction, pero hindi ko ina-allow yun na makadiscourage sa akin. And so, nililimit ko yung mga ganong interaction. Yan lang, gamitin lang natin yung freedom natin para gumawa ng maayos, gumawa ng tama. Yung freedom natin na makatulong. Kumbaga sa Bible pa, you are free, use your freedom to do good. Yan. So, minsan sa sobrang freedom of speech na ginagamit na freedom of expression, ayan, may nakulong na din sa freedom of expression niya kasi nabastos niya yung church. So yun yung ano natin, yung freedom of speech natin, gamitin natin sa tama. Ako, kita niyo naman ako, taas ng pinag-aralan ko. May MA pa ako. Pero hindi niyo ako makita na palaging nagbibigay ng idea ko, ng comment ko about dun sa prop firm na nagsara, about dun sa mga gera, sa Russia, Ukraine, sa Israel, Palestine. Hindi ko kailangan magbigay ng opinion ko. Kasi sino ba ako para magbigay? Hindi naman expert sa lugar na yun. Okay? So, kung expert ka sa lugar na yun, hindi magbigay ka. Pero yung opinion, hindi maganda masyadong opinionated. Kung may bagay ka na gustong willing ka mamatay sa isang bagay, doon ka lang magbigay ng opinion. Pero kung mga bagay na yan, not worth dying for, huwag na. Ako, willing ako mamatay para kay Jesus. Yun yung opinion ko. So kung pagdating na sa kay Jesus, dating na ng persecution, yun, willing ako mamatay para doon. Dahil sa bait niya sa akin, sa ginawa niya sa buhay ko. So, kung darating ako sa point na magiging kagaya na ako nila Peter, nila Paul, na i-question sila, lalaitin sila, dahil sa faith nila kay Jesus. And I will still choose the same thing. Kasi yung experience ko, hindi ko ma-deny. At yung mga Jew, ang ginawa kina Paul, gawa-gawa nyo lang yung doktrinang yan. Hindi totoo yan. Si Jesus is just a typical Jew. Kaya masaya kami pag December 25, kasi lahat ng Christians, they worship a Jew. Nakaka-insult ka lang sa faith mo. Pero sa akin, sabi ko nga, nung nag-travel kami ng wife ko, at nagre-reflect ako sa faith ni Lord sa buhay ko, hindi ko. Darating din gantong panahon sa akin, feeling din ako mamatay para kay Jesus kasi na-experience ko siya and hindi ko ma-deny yung kabutihan niya sa akin. Okay? And yung experience ko, walang ibang maka-invalidate nun. Yung theology ko, pwede pa invalidate ng mga tao yun. Hindi totoo yan. Pero yung experience mo kay Jesus, walang makakakuha nun. Anyway, yung opinion ko sa ibang bagay, not worth it. Hindi na ako magbibigay. Dito lang tayo. Mind your own business. Focus ka lang sa pinapagawa sa'yo ni Lord. Gawin mo lang yung ginagawa mo. Ayaw mo na yung iba. Focus ka lang. And kung wala ka namang inaapakan, wala ka namang inaapi, okay naman yung ginagawa mo. Hindi ka naman nang-i-scam. Solid yan. Ayun, tinatanong ko sa mga menti ko, solid ba? Yan, so solid naman. Mga iba nagpa-menti sa akin. Nakalimang mentor na. Pagdating sa akin, dun pa nila. Sabi, may natutunan talaga sa inyo. Solid pa rin talaga. Ayan. So all the best everyone. Stay safe, trade safer. And ayan.
All the best. Bye-bye. Cheers.